Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Escape from Pretoria na napalabas noong 2020. Isa itong true-to-life story ng tatlong taong nagplano at matagumpay na nakatakas sa isa sa pinaka-high security prison sa bansang Africa. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Noong mga taong 1940s sa bansang South Africa, nagsagawa ang gobyerno ng strictong racial segregation na tinatawag na apartheid. Ang sistemang ito ay nagbigay sa mga mapuputi ng mas magandang pribilehiyo at mga trabaho. Samantalang ang mga black community naman na didiscriminate at pinagbabawalan nga sila na pumasok sa mga upper class areas. Pero matapos nga ang ilang dekadang pagmamaliit sa kanila ay napuno na sila. Gumawa sila ng isang movement na tinawag na African National Party o kilala din sa tawag na ANP. Ang pinaka-agenda lang nila ay matigil na ang diskriminasyon ay mabalik ang harmony ng kanilang bansa. Matapos nun ay nakita natin si Tim Jenkin. Siya ay isang white activist at nagtatrabaho nga siya para sa ANP. Papunta nga siya sa isang palengke at daladala ang dalawang malaking bag. Iniwan niya ang isa sa may basurahan at ang isa naman ay malapit sa isang kotse. Matapos nun ay nagbigay na siya ng hudyat sa kasabuat niyang si Stephen Lee para isagawa na ang plano. Nakita natin na mga bomba pala ang laman ng bag at balak nilang pasabugan ito. Kinenekta na nga niya ang ilang mga wires. At habang papalayo sila ng lakad ay sumabog na nga ang dalawang bomba. Hindi naman mapanganib ang mga ito at nagdulot lang ito ng pagkalat ng mga leaflet sa buong kalsada. At ang mga ito nga ay naglalaman ng mga propaganda laban sa apartheid government. Silang dalawa nga ay takot na takot na sinusubukang tumakas. Pero di kalaunan ay nahuli nga sila ng mga pulis. At habang hinihintay nga nila ang prosecution ay pumasok ang asawa ni Jenkin at binigyan siya ng pera dahil sa tingin niya ay kakailanganin niya ito sa loob ng kulungan. Nagpaalam na nga ito at sinabing mananatili siya na nasa tabi niya. Matapos nun ay nagpunta siya sa banyo at pinasok ang pera sa isang cigar case. At pinasok na nga niya ito sa butas ng puwet niya. Nang sumapit na nga ang court hearing ay nahatulan silang dalawa na lumalaban sila sa sarili nilang lahi. At para sa kaparusahan nila ay makukulong ng 12 years si Jenkin at dahil na din yun sa siya ang gumawa ng bomba. At para naman kay Lee ay makukulong siya ng 8 taon dahil kasabwat lang siya ni Jenkin. Sumunod nun ay dinala na sila sa Pretoria Prison. At ito nga ay eksklusibong kulungan para sa mga white race. Sinalubong nga sila ng warden doon. At agad na sinabihan silang mga traidor dahil sa pagkampi nila sa mga black community. Sumunod nun ay binigay na sila sa isang street officer na si Menir. Agad nga silang pinasok sa loob at na-explain ni Menir ang rules and regulations ng kulungang ito. Pinagmasdang mabuti ni Jenkin ang paligid at napansin niya ang isang automatic grill doors. Ang napakaraming barred gates at iba pang mga security systems. Mukhang ang napakahirap tumakas sa kulungang ito. Matapos ng ilang saglit ay dinala na sila sa selda nila na kung saan merong isang grill door at kasunod nun ay isang metal door. At kinagabihan nga nun ay hindi halos nakatulog si Jenkin. Kinabukasan sa oras ng agahan nila ay naglakad siya sa gitna ng canteen hall. Hanggang sa may isang matandang lalaki na si Dennis Goldberg ang tumawag ng atensyon niya. Si Dennis ay isang senior political activist na nahuli din dahil sa paglaban niya sa apartheid. Sa ngayon nga ay napatawan siya ng 4 na life sentences. At matapos nun ay dumating na doon si Lee at napag-usapan nga nilang tatlo ang mga sitwasyon nila. Sa kabilang banda ay nakita natin ang isang French-Australian prisoner na si Leonard na nakikinig sa pinag-uusapan nilang tatlo. Sa oras nga ng exercise time nila ay nasabi ni Dennis sa mga bago niyang mga kaibigan ang layout ng kulungan na ito. Ang mga pader nga nito ay merong taas na 32 talampakan. Ang mga searchlights ay kayang makita ang kahit anong sulok ng yard at ang mga barbed wire ay napakatalas. At ang pinaka-importante nga sa lahat ay ang mga snipers sa bubong ay naroon nagbabantay 24/7. At sa madaling salita nga ay napayuhan niya ang dalawa na huwag nilang tatangkain na tumakas dahil napaka-impossible nga nito. Dagdag pa nga niya ay madami na ang nagtangkang tumakas pero lahat sila ay nabigo. Nang makaalis na nga siya ay nilapitan sila ni Leonard at sinabi na ugali ni Dennis na saruan ng loob ang mga bagong bilanggo para huwag nilang tangkain na tumakas. At nasabi pa nga niya na alam niya sa sarili niya na may posibilidad na makatakas sa kulungan na ito. Kaya naisip niya na tulungan sila sa gagawin nilang pagtakas at ang kapalit lang na gusto niya ay isama siya sa pagtakas nila. Matapos nun ay nakita natin si Jenkin na tinatanggal na ang cigar case na naglalaman ng pera. At palihim nga niyang binigay ito kay Dennis. Matapos nun ay pinasok ito ni Dennis sa loob ng toothpaste para makasiguro silang hindi ito mapapasakamay ng iba. Lumipas na nga ang 23 araw ay nagiging normal na ang pamumuhay nila dito.
Isang gabi nga ay naisip ni Jenken na ilawan gamit ang post-poro ang keyhole ng grill door niya. At sinubukan nga niyang humanap ng paraan para mabuksan ito. Lumipas na nga ang mga araw at na-obsess na siya sa paghahanap ng solusyon. Hanggang isang gabi ay may isang idea ang pumasok sa isipan niya. Gumamit siya ng papel para sukatin kung gaano kalalim ang susiyan at naisip nga niyang gumamit ng kahoy para gumawa ng peking susi. Habang nagsha-shower sila ay sinabi niya sa dalawa ang naisip niyang ideya. Naisip ni Leonard na hindi ito gagana. Pero sigurado nga sila Lee at Jenken na gagana ito. Nasabi ni Jenken na madali lang na makakuha ng kahoy sa workshop at ang tanging kailangan na lang niya ay makita ang original keys. Habang nasa kantin na nga sila ay nagsagawa na sila ng plano. Gumawa ng eksena si Leonard dahilan para lapitan sila ni Menir. Dahil doon ay nagkaroon si Jenken ng pagkakataon na makita ng malapitan ang susi. At magmula sa araw na yun ay hindi na niya sinasayang ang mga pagkakataon na sulyapan ang mga susi. At sa wakas nga ay matapos ang ilang araw niyang pagmamanan sa mga susi ay nagawa na niya ang isang rough draft ng susi sa papel. At sa day 74 nga ay nagawa ni Jenken na pumuslit ng sandpaper at kaunting kahoy mula sa workshop. Nilagay niya ito sa kanyang coffee thermos at sinuksukan niya ito ng tela para hindi ito kumalog-kalog. At matapos nun ay naisip ni Menir na tignan ang mga coffee thermos ng mga bilanggo para malaman nila kung may pine sleep ba sila o wala. At ng oras na nga ni Jenken ay takot na siya at napansin nga ito ni Menir. Pero sa kabutihang palad ay nakatulong ang nilagay niyang tela para hindi malaman ni Menir na may pinasok siya sa loob nito. At matapos nun ay agad na niyang sinimulan ang kanyang unang prototype. Inukit-ukit nga niya ang kahoy na yun hanggang sa magmukha na itong susi. Matapos nun ay sinubukan na niya itong gamitin at tuwang-tuwa nga siya dahil gumana ito. Pero nang buksan nga niya ang grill door ay napansin niya na walang keyhole sa loob ang metal door. At kailangan niyang mabuksan ito mula sa labas. Kinabukasan ay agad niyang sinabi sa dalawa ang sitwasyon nila ngayon. Kailangan nga nilang gumawa ng panibagong susi at kailangan nilang mabuksan ang metal door mula sa labas. Nakita nga natin si Leonard na ganadong ganado sa plano nila dahil sa tagumpay na nakamit nila sa una nilang hakbang. At sa mga sumunod na araw nga ay laging pinagmamasdan ng tatlo ang keyhole ng outdoor door. At sinusubukan nga ni Jenken na gumawa ng rough diagram ng susi nito. At matapos na ang ilang linggong paggawa niya ay matagumpay niyang nagawa ang ikalawang susi. Sa ika-isang daang araw na ay habang naglilinis sila ng hallway ay napansin nilang walang mga bantay doon. Kaya ginamit ni Jenken ito para subukan kung gagana ang susing ginawa niya. Pero hindi ito tugma kaya naisip niyang kiskisin pa ito ng bahagya. Matapos nun ay tumugma na ang susi at nabuksan na nga niya ang pinto. Pero nang bubunutin na niya ang susi ay naputol ito. Dahilan para magpanik silang tatlo at sa kasamaang palad pa nga ay may isang guard na papalapit na sa kanila. Mabuti na lang at nagawa niyang madukot ang naputol na kopiraso ng susi bago pa mang tuluyang dumating ang guard. Sumunod nun ay habang nasa loob na ng mga selda ang mga bilanggo ay dumating doon si Menir para sa isang routine check-up. Napansin niya na ang lock ng pinto ni Jenken ay nakalabas. Pero hindi na nga siya nag-iisip pa ng kung ano-ano at sinarado na lang ito. At sa loob nga nun ay nakahinga na nga ng maluwag si Jenken. Sa sumunod na eksena nga ay nakita natin ang tatlo na nag-uusap-usap kung paano nila magagawang mabuksan ang metal door kung nasa loob pa sila. Nasabi ni Leonard na gumamit na lang sila ng tali pero di nga sumang-ayon doon ang dalawa dahil sa hindi mo mapipihit ito gamit yun. Matapos na ang ilang saglit ay nakita ni Lee ang isang Wallace at nakaisip siya ng ideya. Tumabas nga sila at sinimula na sukatin ang haba nito mula sa bintana hanggang sa keyhole. At kaunti na nga lang ang kulang at aabot na ito. At isang araw nga ay habang nasa workshop si Jenken ay nakita niya ang isang sewing machine. Agad siyang bumalik sa selda niya at gumawa ng katulad ng mekanismo ng sewing machine at kinabit nga niya ito sa Wallace. At nang magawa na niya ito ay nilagay na din niya ang susi doon at sinubukan na ito. Gumana ang naisip niya at nabuksan na niya ang metal door. Pero nang sinubukan na niyang hugutin ang susi ay nalaglag ang susi sa sahig. Kinabahan nga siya ng husto dahil doon pero agad niyang naisip na lagyan ng bubble gum ang hawakan ng Wallace at ginamit ito para makuha niya ang susi. At kinabukasan nun ay masayang sinabi ni Jenken sa dalawa na nagawa na niyang mabuksan ang metal door kahit nasa loob pa siya. At ngayon nga ay kailangan na nilang obserbahan ang iba pang parte ng kulungan para makapagpatuloy na sila sa susunod nilang hakbang. At habang ginagawa nila ito ay binabantayan lang pala sila ni Dennis. Sinabihan niya si Jenken na wag na nilang ituloy ang binabalak niya. Pero buo na nga ang isip niya at di na siya magba-back out. Sa ika-206 na araw ay nagpatayo ng mga bagong pader sa kulungan. Pero nagpatuloy pa rin sila sa routine nila. Sa oras na makalabas sila ay sinusubukan nilang obserbahan ang paligid.
Nagawa pa nga ni Jenken na makipag-deal sa isang janitor. Nais niyang makakuha ng construction map ng kulungan at kapalit nito ay bibigyan niya ng sabon at sigarilyo ang janitor. Nagawa na nga nila ang palitan at doon ay nagawa na ni Jenken na makuha ang mapa ng hindi napapansin ng iba. Sa ika-296 day ay gumawa siya at si Leonard ng dummies nila sa Higaon. Bago sila lumabas sa mga selda nila, dahan-dahan nga silang bumaba sa hagdan hanggang sa marating nila ang isa pang grill gate. Naiisip ni Jenken na gawin ito sa gabing ito dahil sa matabang guard ang bantay at dahil sa laki ng katawan nito ay hindi ito makakatakbo ng mabilis. At bagaman ganun ay takot na takot parents sila at pinagpapawisan pa nga sila ng husto. At nang subukan nilang buksan ito ay nagtagumpay nga sila. Nakita natin na lumabas na ang matabang guard at oras na para sa kanyang night patrol. Nagawa na nga ng dalawa na magtago sa storeroom at nang mapansin nilang nakaakyat na ang guard ay nagpatuloy na ulit sila sa plano nila. Nabuksan pa nga nila ang isa pang grill door. Pero nang susubukan na nilang buksan ang isang pinto ay biglang umubo si Lee. Dahilan para malaman ng dalawa na tapos na ang guard sa patrol niya. Kaya kailangan na ng dalawa na magtago ulit. Habang pabalik na nga ang guard ay napansin niya na may mga patak ng pawis sa sahig. Hindi na nga niya pinansin ito at nang makabalik na ang guard at nagsimula na ang dalawa na bumalik sa selda nila. Sa loob ng selda ni Jenken ay na-dismantle na niya ang mga ginawa niyang susi at tinago nga niya ito sa loob ng isang cup. Matapos nun ay natulog na siya. Pero kinabukasan ay pumasok ang warden sa selda niya at ginising siya. Nakatulog pala ng mahaba si Jenken at di nga siya nagising sa morning alarm. Galit nga ang warden at tinanong kung bakit di siya gumising sa tamang oras. Pero wala nang magawa si Jenken kundi ang humingi na lang ng tawad. Matapos nun ay nagawa nilang halughugin ang selda niya at habang ginagawa nila ito ay natambal nila ang cup at ang lahat ng wooden parts ng susi ay nagkalat sa sahig. Kinuha nga ng warden ang isa dito at tinanong kung ano ito. Takot na nga si Jenken at nasabi niya na ginawa daw niya ito para maging isang photo holder. Pero laking gulat niya nang paniwalaan ng warden ang kasinungalingan niya. Umalis na nga sila doon at pinagbalaan si Jenken na maging maingat na siya sa susunod. Kinagabihan nun ay nagkaroon siya ng panic attack dahilan para hindi siya makatulog ng maayos. At kinabukasan nga nun ay naisip niyang itago ang mga parte ng susi sa iba't ibang lugar dito sa kulungan. Tulad na lang ng sa library, canteen at dumpster. At isang araw nga ay nagawa na nilang makanakaw ng mga civilian clothes na mula sa laundry. At sa buong pamamalagi nga niya dito ay hindi nilinis ni Jenken ang ngipin niya at umaasa nga siya na magka-infection siya. At makalipas ang ilang linggo ay nagka-infection na nga siya. At nang dinala siya ni Menir sa isang dentista ay nagawa niyang obserbahan kung paano gumagana ang automatic gate. Dumating na nga ang Christmas Eve. At ang buong grupo ay nakahanda na sa mga gagawin nila. At sa loob nga ng isang silid ay sinabi nila ang buong plano nila kay Dennis at sa mga kaibigan nito. Nasabi nila na nakagawa sila ng 3 na iba't ibang susi para 15 pintuan na kailangan nilang malampasan. Pero nasabi ni Dennis na ayaw niyang sumama sa kanila at nasabi na kung makakatakas nga daw sila ay wala naman silang mapupuntahan pa. At matapos nun ay naibalik na nga niya kay Jenken ang pera na nakatago sa loob ng toothpaste. At matapos nun ay nagsagawa ang warden ng check-up sa lahat ng selda. Inalugog nila ang buong selda pero wala nga silang nakitang kahit ano. At matapos nun ay nang mawala na ang mga bantay ay nakita natin sila Jenken, Leonard at Lee na lumabas na sa mga selda nila at sisimula na nila ang pagtakas nila. Bago nga sila umalis sa hallway ay dinaanan nila si Dennis at kinumbinsi itong sumama na sa kanila. Pero hindi nga ito pumayag sa alok niya. Matapos nun ay kinuha na nila ang lahat ng parte ng susi na tinago nila sa iba't ibang sulok ng kulungan. Sinuot na nga din nila ang mga civilian clothes hanggang sa makarinig sila ng mga footsteps. Ito nga ang matapang guard na naglalakad papalapit sa kanila. Agad silang nagtago sa storeroom at takot na takot nga sila habang hawak-hawak nila ang pinto. Dumating na nga doon ang guard at napansin niya na umuugayuga ang pintong yun. Pero bago pa man niya ma-inspection ito ay biglang nawala ang kuryente. Nakita natin na nagawa ni Dennis na masira ang ilaw niya dahilan para magkaroon ng short circuit. Matapos nun ay nagsimula na siya at ang iba pang bilanggo na magsisigaw na ayusin ang kuryente para ma-distract nila ito sa pagtakas ng tatlo. Kumana nga ang ginawa nila at nakita natin na umakyat na ang matabang guard. Hindi na nga sila nag-aksaya ng oras at nagsimula na sila na pumunta sa susunod na pinto. Sa tulong nga ng teamwork nila at ang kagustuhan nilang makasama ang mga pamilya nila ay nagawa nilang mabuksan ang mga pintong nakaharang sa kanila. At nang dumating na nga ang oras na ang automatic door na ang bubuksan nila ay nagpunta si Leonard sa admin room at pinindot ang isang button. Lahat nga ay samasang ayon sa plano nila. At para sa huling pinto ay sinubukan nila ang lahat ng susing nagawa nila.
Pero kahit isa doon ay walang gumana. Nagpanik na nga sila ng husto at ang ilang buwan na pagplaplano nila ay mababaliwala lang dahil sa isang pinto. Nasabi nga ni Jenke na bumalik na lang sila ng selda nila. Pero hindi nga sumang-ayon si Leonard doon at nilabas niya ang chisel niya at sinimulang pukpukan ang door lock. Napakalakas na tunog na nga ang nalilikha nito at natatakot na nga si Jenken dahil baka mahuli sila sa ginagawa nila. Pero sa kabutihang palad ay gumana ang ginawa ni Leonard at nagawa nilang masira ang lock. Nakalabas na sila doon at ang tanging problema na lang nila ay ang mga sniper na nakaabang sa bubong. Pero dahil nga sa nakasuot na sila ng civilian clothes ay naisip nilang maglakad lang ng parang normal. Wala nang nagsuspete sa kanila. Maging si Minir ay hindi sila napansin. Nang makarating na sila sa isang ligtas na lugar ay nagpunta na sila sa syudad at sumakay sila sa isang cab. Nasabihan nila ang driver na ihatid sila sa border. Hindi nga nagdalawang isip ang driver dahil sa napakalaking pera ang ibabayad nila sa kanya. At sa tulong nga ng driver na ito ay nakatakas na silang tatlo matapos ang isa at kalahating taon na pagkakakulong. Sa sumunod na umaga ay nalaman na ni Minir na nakatakas na ang tatlo at nagpatunog na nga siya ng alarm. Pero huli na nga ang lahat dahil nakalayo na ang tatlo. Tumawa na nga lang si Dennis pati na ang iba dahil sa nagawa nila. At sa huling eksena nga ay nakita natin na ito pala ang pinakamalaking manhunt na naganap sa history ng South Africa. Pero hindi nga sila nahuli ulit dahil nalampasan na nila ang mga borders ng Mozambique, Tanzania at London. At doon nga ay sumama na sila sa ANC at nagpatuloy sila sa paglaban nila sa apartheid. At sa taong 1991 nga ay nabigyan sila ng pardon. Sa kabilang banda ay nakalaya na si Dennis sa taong 1985. Ang girlfriend naman ni Jenken na si Daphne ay nakulong sa loob ng 9 na araw matapos ang ginawang pagtakas ng tatlo. At di na nga siya nakita ni Jenken dahil namatay na pala ito. Pagsapit ng taong 1992 ay bumagsak na ang apartheid at naging presidente na nga ng South Africa ang leader ng ANC na si Nelson Mandela. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.